Gilas update po muli tayo. Mr. Kinito Henson nagbigay na nga po ng kanyang pahayag patungkol nga po sa nag-viral na kanyang prospect Final 12 na maglalaro nga po sa FIBA World Cup na hindi kasama itong si Ren sa bando. Gilas Pilipinas magkakaroon na nga po ng kanilang unang tune-up game na kumpleto kasama si JC Caisotto at iba pang Gilas team kontra nga po sa kupunan ng Ivory Coast. Gulong-gulo na nga po ang isip ngayon ni Chotres pati ang SBP dahil hindi po nila malaman kung sino po ang dapat tanggalin sa 16-man full para sa Final 12 ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup. Ngayon po kasi no ay nakita naman natin all goods lahat ng mga player pero nagkaroon ng problema dahil syempre magbabaw sila ng apat na player para sa Final 12. Ngayon kasi no majority wins against Ren Sabando over Keeper Abena dahil gusto talaga ng mga fans na si Ren Sabando ang mapunta sa Final 12 imbes na itong si Keeper Abena at alisin muna ang politika. Pero sa pagkakatong ito, tila hirap na hirap ngayon si Chotres dahil syempre alam naman niyang lahat gusto, lahat may pabor or lahat qualified makasama sa Final 12. Pero kinakailangan po talaga na mabawasan ng apat itong 16-man full para sa Final 12. So ngayon, ang mga sigurado makakapasok dito, no, kasama dyan talaga number 1 si JC, Caisotto, Japet Aguilar, Junmar Pajardo at ang sa ating abangan, no, itong si Ren Sabando. Sure po yan at alam naman natin malaki ang magiging partisipasyon niya sa Gilas Final 12. So inaabangan din natin bukas na nga po ang unang tune-up game ng Gilas Pilipinas kontra sa kupunan ng Ivory. At kung matatandaan po ninyo, tinalo lamang ng Gilas Pilipinas ang Ivory Coast sa kanilang mga naging huling laban. So mas malakas na po ngayon ang Ivory Coast at talagang pinaghandaan po nila ang tune-up game kontra sa ating kupunan na Gilas Pilipinas. So ang mangyayari po dito, tatlong tune-up game na magsisimula nga po sa August 18 bukas. Kupunan nga po ng Ivory Coast, Mexico at ng Montenegro. After po ng tune-up game, saka pa lamang po ilalabas ang Final 12 ng Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup. So ngayon talaga ang dami nag-aabang, no. So ang magagawa na lang po natin ay suportahan muna ang magiging unang tune-up game nga po ng Gilas Pilipinas kontra sa Ivory Coast. So well guys, patuloy ko po kayong i-update and please huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe for more Gilas updates. Maraming salamat po.